tinatawag na extra high speed interface wire na matatagpuan sa Mugun City. Gawa ito sa pinakamatibay na metal string. Nauunat ito at hindi basta-basta napuputol. Isa itong special na uri ng connecting wire. Tinatawag din itong gigawire. Sa oras na ikinabit ng wire na ito sa katawan ng tao, dumediretso agad ito sa ugat sa utak na kumukontrol sa galaw ng katawan. Pagkatapos nun, computer na magpapagalaw sa katawan. Magiging sunod-sunuran na siya sa gusto ko. Ito ay ang aking wire puppet system. Ang bilis niya! Anong nangyayari sa akin? Bakit hindi ko makontrol ang katawan ko? Dahil may wire na nakakabit sa kanya. Kinokontrol nito ang bawat galaw na gawin ni Himiko. Kung gano'n, nakakonekta ang dulo ng wire na to dun sa computer system ni Makubex. Bingo! Bilib ako sa'yo, Kazuki. Mabilis ka mag-isip. Pero hindi ako maaaring magkamali sa kalkulasyon ko. Oras na. Lumabas ka na, Jubei. Ikaw naman ngayon. Gawin mo na ang parte mo. Ba't ganito? Ba't kusang gumagalaw ang katawan ko? Kailangan ko ng gumawa ng paraan. Dapat matigil ng larong ito, Makubex! Pakiusap! Tulungan mo ako, Kazuki! Kailangan kong magputol ang wire na yun. Stream Protected Zone! Ngayon na! Walang kwenta yun. Kalkulato ko na mangyayari. Pasensya ka na. Game over. Ba't mo ginawa ito, Jubei? Huwag mo sabihin na... Pati ba ikaw? Nagtatrabaho ka na rin kay Makubex? Oo, ganun na nga, Kazuki. Hindi ka makakatakas. Mas mabuti nga magpakamatay ka na lang kaysa akong pumatay sa'yo. Paalam, Kazuki. Maraming salamat sa'yo, Jubei. Ginamit natin si Akame para maikabit niya ang wire kay Himiko at inatake niya si Kazuki. At habang abala kay Himiko, saka ako matake ng bigla, ng palihin. Nasunod naman lahat ng plano mo, Makubex. Anong problema? Nararamdaman ko, Jubei, na hindi ka kontento. Kaya ko siyang talunin kung magkakaharap kami sa laban. At kaya ko rin siyang patayin. Jubei, basta gawin mo na lang kung anong pinagagawa ko sa'yo. Naintindihan ko. Dalhin mo na rin sa akin pati yung babae. Bakit bumalik ka pa rito, Kazuki? Hindi biro ang ginawa mo, Makubex. Isinakripisyo mo sa plano mo. Ang buhay ni Horikumon, Ryoma, Ayane at Akame. Ba't hindi mo na lang kami inutusan labanan sila? Kaya-kaya naman namin silang labanan. Huwag ninyong maliitin ang kanilang kakayahan. Alam ko ang ginagawa ko. Makinig kayo. Para sabihin ko sa inyo, hindi ganun kasimple ang kakayahang taglay ni Nag-Ginji at ng mga dating Bolts member. Wala kayong ideya. At isa pa, kasama nila si Dr. Jackal. Wala pang 10% ang lakas na ipinapakita niya. At higit sa lahat, ang lalaking may evil eye, siya ang pinakamapanganib. Si Ban, ang kaibigan ni Ginji. Hindi pa buo ang lens. Mahabang panahon pa ang gugugulin bago tumatapos. At hindi ako papayag na mapunta sa kanila ang lens ko. Intindihin niyo sana na para sa nalalapit yung pag-aharap ang ginagawa kong paghahanda. Maliwanag? Nauunawaan ko na. Kung ganun, meron akong isang maling bagay na ginawa. Isa siyang agent. Nahuli ko siya doon sa entrance ng South District. Naintindihan kita. Sigurado ako na magagamit din natin siya. Ngayon, panoorin naman natin ang palabas na ito. Sigurado kung mag-i-enjoy kayo rito. Manood kayo. Nandito si Ginji. Ayos na siguro to. Mabuti na rin to nag-iwan tayo ng note. Makakatulong yun sa kanila para masundan nila tayo kung saan tayo nagpupunta. Ginji, alam mo ba na sa simula pa lang may kutob na ako? Na ano? Na hindi mo na talaga alam ang pasikot-sikot sa lugar na to at naliligaw na tayo. Imposible yun! Alam mo bang dito ako lumaki at nag-iisip? At huwag kang mag-alala, hindi tayo maliligaw. Paano kung nalaman yan totoo? Ban, nasaan ka na? Kapag hindi mo ako hinahanap, sige ka. Sandali lang, ba't ka nakatingin sa akin?
ano? Nakita mo na ba, Ginji? May kung ano dyan sa loob. Tingnan natin.